guys, I'm back. Ayan, shout out to all of you guys. Yan, kamusta na kayo? Narito na naman ako para mag-vlog. Ayan, magandang umaga sa inyo. Kasi time now is 1:16 a.m. So, today is Monday na guys. Ayan, so narito na naman ako para mag-vlog sa inyo ng another informative vlog guys. Dedicated sa mga hindi pa nakakalam. So, pag-usapan natin ngayon guys yung ano ba ginagawa ng mga kapatid natin Muslim during Ramadan. Okay? Pagdating ng Ramadan, guys, pumapasok sa isip ko yung ating mga OFW na mga Pilipinang kadama. Sobrang, ito na yung pagod-paguran sila sa kanilang mga trabaho. Okay? Ayan, shout out sa mga OFW Pilipina sa Middle East. Kamusta po kayo? Lagi po kayong mag-iingat at huwag po bayaan sa sarili. Ayan, sana lagi kayong safe at maging happy. Okay? And more blessing po kam. Diba guys, kapag Ramadan, merong ibang mga sinuswerte na inaabutan ng ayuda. Alam mo yun? Ayuda. I mean, yung hadiya. Depende kung ano yung maibigay sa'yo. Alahas, pera, gamit, bat, at kung ano-ano pa. So, ayan. Pero hindi naman lahat sinuswerte. Merong ibang hindi nakakatanggap ng hadiya, guys. Ganun talaga. So, ito na yung mga ginagawa nila. Especially, guys, ito ay dedicated sa mga hindi pa po alam, okay? So, every time I'm doing vlog, lalo na sa mga hindi pa nakakalam, lagi ko sinasabi, ito ay dedicated sa mga first timer. So, yan guys. Siyempre, kadalasan, tulog yan sila sa, tulog sila sa umaga. Pero pagdating ng mga madaling araw hanggang gabi, yan, gising na yan sila. Kaya yung ating mga OFW Pilipina ay busy-busy sa pag-asikaso sa kanila. Kaya minsan isang buong pamilya yan, minsan isang parang para silang nagre-reunion eh. Kaya minsan meron yan mga bisitang mga friends pa. So kaya sandamukal ng kanilang mga niluluto, hinahanda pagkain, at pati yung mga salad, dessert, ganyan, may siligan. So, ito yung mga ginagawa nila guys. Ako ay nag-research para i-share sa inyo. So, pagdating ng 3 a.m. in the morning guys, gumigising na sila, okay? Gumigising na sila para kumain. Okay, 3 a.m. in the morning. Next is, ang ginagawa naman nila ay 5 times a day silang nagpe-pray. 5 times a day guys. Ayan, kumukurap-kurap na yung mata ko. Madaling araw na kasi. Pero sabi ko, gusto ko mag-vlog bago ako matulog, guys. Okay? So, yan. 5 times a day nga silang nagpe-pray o nagsasala. Okay? So, yan. Sa kanila kasi, may mga ginagamit silang carpet. May mga nilalatag sila. Okay? So, yung nakasama ko Indonesian na kadama, meron siyang single carpet. Nilalatag niya yon at meron pa siyang sinusuot na parang all overall kulay puti. Puti yung sinusuot niya eh. Belo, hanggang dito damit, pati pajama, kompleto yun eh. Winiwear niya pag nagpipray siya, guys. And then, tapos magbabasa sila ng Holy Quran. Ito yung kanilang sagradong aklat. No, yung kanilang mga din binabasang panalangin. And then, pagdating naman ng 6 p.m. naman ng hapon, yan, pwede na sila uling kumain. So, mahaba-habang ang Ramadan guys, tapos talagang nagpa-fasting sila. So, kadalasan, iniintindi din naman nila kung ang kanilang mga kadama. Ayan, another informative guys, kung yung mga kadama nila ay Katoliko, hindi Muslim. So, you can eat your food in your room, okay? So, pwede silang kumain ng pagkain nila sa kanilang kwarto, pero huwag mo ipapakita sa kanila.
Okay? So, ganun yun. Buti nga yung ibang mga amo is nakakaintindi na ng ganun. Pero kapag meron din namang iba na may namalas, nakapag-fasting sila, kadalasan yung mga katulong din nila ay gusto din nilang ipag-fasting. O hindi na rin nila iniintindi para bigyan na makakain. Kasi bawal talaga kumain. So, ayan guys. Ayan, sana naibigay niyo yung aking pagbabalik na vlog. Ayan, sana nag-enjoy tayo sa ating mga chika-chika for today. Okay? Good morning to all of you. Ayan, don't forget to subscribe sa aking channel. Supportahan niyo po, lalo na sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. And try to watch my other vlog guys. Meron din naman ako mga informative vlogs yan. And this is Cecil Lopez signing out guys. Thanks for watching guys. Bye bye.